Meron po ako dito ng dalawang syringe. Ito po ang pang-aspirating needle ko. Dito ko po ilalagay ang medicine na order ng doktor. Meron pa akong gloves dito. Meron akong gauze at yung gamot na kung saan in-order po ng aming doktor. At ito po ang alcohol. Kailangan po complete ang order ng ating doktor. Sa chart ng pasyente, merong oras na nakasaad, nakalagay ang details ng medicine, kung anong oras, ang frequency, at ilang araw ibibigay, or if it's only needed or now only itong medicine na to. At guys, mga student, mga caregiver, mga practitioner, kailangan may signature ang doctor na nag-order ng medication. Kapag wala po na order, it is not valid kasi documented po ang pag-order ng medication. If it's not yet signed, ask the doctor, "Doc, please sign your order." Kailangan po clarification lahat kapag meron pong kulang at hindi kayo sure sa mga na-order ng ating doktor para magkakaroon po tayo ng kaayusan sa pagpe-prepare at pagbibigay ng medicine sa ating pasyente. And now, I'm ready. Nakapag-handwashing na po ako. Meron po ako ditong dalawang syringe. Itong dalawang syringe na ito, ang gagamitin ko po, this one is for aspirating. Ia-aspirate ko po ang medicine dito. At ito po kung saan ilalagay ko po yung actual na medicine order ni doctor. May gloves po ako, pero I wash already my hand, so okay lang po. Ito po yung gamot na kung saan 1 ml lang po ito, so hindi ko na po siguro kailangan ng aspirating needle, direkta na po dito. Meron po akong gauze at meron po akong alcohol. So we will start now. Ito pong plastic na to, itong kabuuan ng syringe na to, consider sterile po ito. So bubuksan lang po natin ng bahagya dito. As I've said a while ago, hindi ko na po ito bubuksan kasi makonti lang naman po yung gamot, 1 ml. So itatabi ko na po ito. Ito pong medication na to, bago nyo po buksan ito, titignan nyo po muna ang expiration date kung hindi po expired. I-check nyo rin po ang botelya or yung ampoule na tinatawag kung may mga crack. Meron pong kakaibang kulay sa usual na ginagawa nyo o binibigay nyo sa pasyente may kakaibang kulay. So, don't use it. Change it. Discard it. At ito pong ampoule na to, pag nakita nyo po itong kulay pula na to, yan, yung pula na, dali lang po, itong pula na to, yan. Yan po ang sign na dun nyo po babaliin o bubuksan ng ampoule. Pag magbubukas po kayo palagi, palabas. Palabas po sa inyo, hindi po papasok sa inyo or papunta sa inyo. Away from you. Natin. Ito pong gasa na to, reason kaya po may gasa, gagamitan po natin ng alcohol. Ito po ang ipambabali po natin ng ating ampoule. Bago po natin buksan, kailangan po natin linisan ang pinakalabas. Kasi po, anything na nasa labas po or anumang nakaldikit sa botelya na to o sa ampoule na to, pwedeng pumasok sa loob kapag accidentally nabuksan nyo po or nabuksan nyo po, eh baka po mag-contaminate po itong medicine. So, eto na po. Kaya nasabi ko, away po sa nagbubukas o sa nurse na nagpe-prepare ng medicine. Marinig nyo po yung click. Yun po. So guys, eto po. Itabi po o ilagay na po sa sharp container ang ating medicine. So ingat po kayo. Meron po tayong sharp dito. So this is my syringe. I-aspirate ko na po. As I've said, this is considered sterile sa loob. So, alam ko po na buksan na yan. Consider, hindi na ganun kasolid ang pagiging ano niya, sterile niya. Pero, still dyan po natin papasok tong syringe niya to kapag pumunta po tayo sa pasyente. I have 3 cc syringe. 1 ml lang po ito. So, hanggang dito lang po ito. Buksan na po natin. At ang ating pong
medicine. Ingat po tayo. Yan, hahawakan po natin yan and withdraw the medicine. Naubos ko po lahat. So, tapon na po yun sa sharp container. Ito na po ang ating medicine. Yan. 1 ml. So, ito na po siya. I'm done and I'm prepared na sa aking gamot na ibibigay sa pasyente. Ipapasok ko po ito. Ayan. At I'm ready. At pagpunta ko po sa pasyente, kasama ko na po ang card. Pwede nyo po idikit dito ang card or medication card para pagpunta nyo po sa pasyente, sasabihin nyo at itatanong nyo ano po ang pangalan nyo. Huwag po kayo ang magtawag. Sabihin nyo po, Madam, ano po, or Ma'am, ano po ang pangalan nyo? Although kilala po natin siya, sasabihin niya, ah, ang pangalan ko is Nurse Trulala. For example, so sabi mo, okay po, ibibigay ko po itong medication na to. Explain to the patient kung magbibigay po kayo ng medication kasi matataranta o magugulat po si pasyente kapag binigay nyo ng ura-urada mo na po explanation kung ano po ba ibibigay nyo. Pain reliever po ba? Antibiotic po ba? Or for fever po ang inyong ibibigay. So, explain everything sa pasyente para po hindi nagugulat ang pasyente na bigla na lang po tutusukan ng mga nurses. Ito po ang way kung paano po mag-prepare ng medication. And then, after that na maibigay, so kung ito po ay naibigay na sa pasyente, ito po itatapon sa sharp container. Hindi po ito itatapon sa regular na basurahan. Kailangan po to sa sharp container lang po. Okay. So guys, I think na-prepare na po natin ng medication. After this, we're done. And let's do again the hand washing. Before going to the patient and after giving the medication, lagi po tayong mag-do hand washing. So guys, and I'm done.